Direk, ano, game na? Ang dami ko na agad sinabi, yung palang pala. Dito. Here. Okay. Classmate. Sabi ko na. One of the students ay nagsabi sa akin, "Uy, classmate." Sabi ko, "Ha? Classmate? Yun naman tayo magka-classmate talaga." Tama naman yung sinabi nitong si Sir Richard Sarmiento, si Rico Panyero. Alam mo, itong pagtawag natin ng classmate, feeling ko tayo-tayo lang ito. May sariling mundo, itong Adamson University. I remember one time sa isang coverage sa NAIA, kakilala ko siya. Alam ko sa mukha ko, sa isip ko, nakakilala ko siya. Tapos bigla siya lumapit sa akin, sabi niya, "Classmate." Sabi ko na kaya yung naramdaman ko nung panahon na yun, okay, kilala ko siya hindi man sa pangalan pero sa tawag na classmate. Tapos ayun, naging close kami on that coverage. Tinulungan namin yung isa't isa sa mga interviews ko, sino man interview namin that time, just because he called me classmate. Tuloy natin. I'm a shy guy. Then one of my classmates nominated me to be one of the officers, and through that, you know, my confidence, you know, level up. Hindi ko alam, pero dito sa Adamson, papasok ka ng mahihain, lalabas ka ng makapalang mukha. Nung una mahihain ako kasi galing probinsya, di ba? Pero pagdating dito sa Adamson, alam ko na makapalang mukha ko, pero nung pumasok ako kasi masyadong malaking eskwelahan, tapos Metro Manila pa, came from the province, di ba? Pero unti-unti, dahil nga siguro dun sa pagtawag ng classmate, yung sense of belongingness, unti-unting nawala yung hiya ko. Ipaklase rin ang mga Adamsonian talaga. Ngayon ko lang nalaman na yung isang boss namin sa isang department ay Adamsonian. Doon nakita kami, sabi ko sa kanya, "Sir, classmate!" Doon sa pinagtatrabahuan ko ngayon with GMA, akala ko ako lang yung Adamson doon. Minsan may mga get-together doon sa department namin. Nag-a-appear na lang kami at nagtatawagan ng classmate. Hindi namin alam sa isa't isa na galing pala kami sa Adamson University. Also, kwento lang, itong si DJ Rico Panyero, nung nag-aaral pa ako, also, I'm one of radio DJ nitong Falcon Radio Station, yung binabanggit niya. Sabi niya, siya yung unang gumamit. Kami, nakagamit din kami niyan. So, ayun, learning from the best, like DJ Companyero, kay Rico Companyero. Sabi ni Rico Companyero, hindi siya makapaniwala na DJ na siya. Ako hindi ako, kung makikita niyo mga litrato ko noon, hindi kayo maniniwala na magiging reporter pala ako. Dito nagsimula lahat yan sa Adamson. At lahat ng kailangan mong ma-learn bago ka lumabas sa totoong buhay, dito mo lang yan makukuha sa Adamson. I'm Richard Sarmiento, aka DJ Rico Panyero of 101.1 Yes the Best Manila, and I am a proud Adamson classmate. Upon watching itong video ni Rico Panyero, dito ko mararamdaman na yung mga Adamsonian talagang nag-excel in any field. Ay talagang magiging proud ka para sa isang Adamsonian. At Rico Panyero is a household name. Pwede nating sabihin na lumaki na kami kay Rico Panyero, lalo na yung mga nakikinig talaga ng radyo or yung mga sumusubaybay sa kanya. Basta alam mo yung ginagawa mo, you have the heart dun sa ginagawa mo, and you are happy to what you are doing, and you work as a team, mararating mo kung saan ka pupunta. Hi, I am Nico Wahe, reporter of GMA Integrated News, and I am a proud Adamson classmate. Morning! Pwede ba dalawa? Magaling na mapagtumbaba.